Pinasundan niyo ba noon si Manuel sa nanay ko? Oo. Sa kanya niyo rin ako nabili? Oo. But this happened a long time ago. So, totoo nga. Totoo sinasabi niya. Pinapatay niyo ang pamilya ni JR. Yan ang kasinungalingan. Hindi ko pinapapatay si Marlene. Pinatatakot ko lang. Mamita, bakit niya kayo iniipit? Kasi binablockmail niya ako. For 5 million pesos. Sabi niya, hindi raw niya sasabihin kay Marlene na ikaw ang anak niya. I refused. Kaya yun, nagalit sa akin. Mamita, 5 million din yung inaalok niya sa nanay ko. Kaya kahit sa inyo, magbayad sa kanya ng 5 million, okay lang. Pero bakit sa'yo siya nagagalit? Aba, ewan ko. Teka muna. Bakit ba parang mas pinaniniwalaan mo pa itong sinungaling na taong to kesa sa'kin? Mamita, sundalo ko. Tinuruan akong kilalanin mga taong ganyan. Kaya alam na alam ko kapag nagsisinungaling sila, napaka-detalyado ng storya niya para maging sinungaling. That doesn't prove anything. Ang ibig sabihin nun, magaling lang siyang magsinungaling. Nakita ko yung phone records, mamita. Madalas kayong mag-usap eh. Minsan ikaw ang tumatawag sa kanya, minsan siya ang tumatawag sa inyo. Pero madalas kayo mag-usap. Paano nga binablockmail niya ako? Kaya may kontak kami. Tatlong beses na siyang tinawagan. Nung gabing pinagtangkaan ang buhay ng pamilya ni JR. Mamita, please. Please. Just tell me the truth. Sabihin niyo na sa akin yung totoo. Please. Pinapatay niyo ba ang pamilya ni JR o hindi? Sabihin niyo lang sa akin, please. Hindi. Alam mo kung ano masakit, mamita. Masakit. Na alam ko nagsisinungaling kayo kasi nakikita ko sa mga mata niyo. Nagsisinungaling kayo sa akin. Diyan ang masakit. How dare you? Pinapatay niyo ang pamilya ni JR! Nakaintindihan niyo ang ginagawa niyo! Stop it! Stop it! Oo na! Oo na! Kami ang putos para pasukin sila! So what? So what?